Okay. Isa-isay na natin ang mga banato ng mga salot sa lipunan. Okay, ito na ho. Ayan na, ayan. Oh, President Duterte himself called the shots with his previous statement backing police brutality, impunity in the country. Oy, wala naman sinabing ganyan. Imbento ka naman. Ito ang pahayag ni Gabriela, Representative Rosas, kaugnay ng pamamaslang ni Pulis Senior. Okay, taon-taon tampok ang pamamaskong handog sa mga pamilya ng kaliwat kanang pagpatay, bla 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 bla. Wala ka kwenta-kwenta pinagsasabi mo. Walang kinaugdayan niya sa sinabi ni Pangulong Duterte sa pagpugsa ng droga. Yang giniyang issue niya sa Tarlac na yan, wala akong kinaugnayan doon. Tumahimik ka nga dyan, wala kang alam. Nag-iimbento ka lang. Imbento! Ang tawag sa'yo, inventutay! O ikaw naman, Pans Castro. This is not an isolated incident. Bakit? Alam mo? There's a systematic and chronic abuse of power in the police and military. Sige nga. O, sinong gusto niyo mamahala ngayon? Oh, abuse of power daw ng police and military. The Duterte administration cannot deny, especially when shoot to kill orders from straight from the... Ang shoot to kill order, madam, te, makinig kang mabuti. Eh, yun sa mga kriminal. Hindi ho dun sa inosente. Sige. Idadown ko tong channel ko pag meron sinabi si Pangulong Duterte na shoot to kill order sa mga inosente. Sabihin niyo, merong binanggit si Pangulong Duterte pero wala naman kayong mapakita. Inventutay! O ito naman si Ilago, oh. Ay, giniit ni Ilago, isolated case ng pagpatay ng mga... The police killing of Sonia and Frank Gregorio is not an isolated case. Pare-pareho sila ng tabas ng dila, halata nag-uusap, kwentuhan siguro ito. Paano natin ipopropaganda? Magaling tayo sa propaganda, di ba? Ipopropaganda natin ito, ha? Kaya talaga ito mga ito, halata. What about the 1,000 more unresolved tokang... Ano kinaugdayan tokang killings dyan? Dagdag ng pamamaril kay Carreragos na... Hoy, Ilago, gumamit ka nga ng brain mo. Huwag lang puro dinadaan mo ako sa pagka-singkit-singkit mo dyan, ha? Umayos ka. Myra Rose Lisan, pahabol, pinainit ni Google ulo ko. Oy, salamat. Di makapay kanina. Makapay kanina, pahirapan sa verification. Salamat. Thank you very much. Ibentuta ito si Ilago na kesyo, pati tok. Wala namang kinaugnayan yung tokang killings, eh. Ito ay pamamaril ng isang taong nag-init ang ulo at dinimonyo at nagdidimpaningin at pinatay ang inosente. Ang tokhang, kinakatok-katok sa bahay, tinatanong-tanong, oh, may droga ka ba dyan? Nagbibenta ka ng droga. Paano naging tokhang yan? Kinatok ba sa bahay at tinanong niya, oh, may benta kang droga dyan? Baka ang didig mo, droga, hindi droga, buga. Buga ang may daladala, yung bata, hindi droga. Ikaw naman mali-mali ang dinig mo. Pambira ka naman, Ilago. Kung ayaw ninyo police o militar ang mamahala, anong gusto ninyo? Sinong gusto ninyo mamahala? NPA. Tinatanong ko lang, ha? Yung tanong lang naman. Kung ayaw nyo police, ayaw nyo militar, sino pa ba may hawak ng baril? O di ba mga NPA? Ito mga NPA ang gusto ninyo humawak ng mamahala sa ating bayan? Ilago naman, masyado ka naman ng bobola ng mga tao, Ilago, ha? Tokhang kita diyan, gusto mo? Puntaan ko sa bahay mo, katok-katok kita diyan. Katokin kita, katokin kita, sabi ko. Tok-tok-tok! Anya ko ba si Ilago? Nandiyan ako, bakit? Gusto kong katokin yung otak niya. Kasi yun, nabaraho ata. Parang di ako nag-iisip. Parang di na makagalaw-galaw, hindi na tumitibok. Di ba yung utak dumitibok-tibok yon? Para ho atang na-stuck yung otak ni Ilago. Kaya gusto kong katokin ho. Kaya ako, ang tawag ko dito, tokhang. Nakatok ko yung kanyang ulo. Pambira naman to si Ilago. Oy, Ilago, umayos-ayos ka nga. Baka sabihin mo, ayaw kong hingin yung ano mo, panig mo, ha? Ang tagal na kitang pinaiimbitahan kay Pay para ma-interview dire. Ayaw mo daw. Wala kang panahon.
ayaw mo ng Zoom, pwede kitang puntahan. Wala pa akong date sa 24 tsaka sa 25. Puntahan kita dyan sa inyo, katok-katokin kita. Pero magdigdigos ka muna, ha? Kung mag-interview ka sa akin, siguro din mo magdigdigos ka. O, ito naman si Kulamat. Oy, Kulamat! Grabe itsura ni Kulamat, oh. Itsura pa lang. Itsura pa lang, oh. Ito ang reaction ni Bayan Muna Representative Kulamat sa pagpatay ng isang pulis sa mangina sa Tarlac. Ginawa ng normal na mga kapulisan na mamaril ng mga sibilyan na hindi naman dapat barilin. Hindi dapat palampasin na walang investigasyon ng karapatang parusa sa kanila mga karundarumal lang ginagawa ng ganitong krimen. Eh, tingnan mo naman ito si Kulamat. Kulamat! Ano sinasabi mo walang investigasyon? Hindi dapat palampasin na walang investigasyon. Nakakulong na nga eh. Ano ka, wala na namang internet dyan sa bundok? Ano na ba kasi ginagawa mo dyan sa bundok? Baba-baba ka rin minsan, ha? Representative ka, binabayaran ka ng taong bayan at lagi sa kabundok. Hindi mo alam yung balita. Kinabukasan pa lang, sumuko na, nakakulong na. Sinampa na kagad ng kaso. Ano sinasabi mo dapat imbestigahan? O, wala kang internet dyan sa bundok? Alam ko may internet dyan sa bundok. Kaya nga may mga nahuhuling may laptop dyan at saka may cellphone. Anak ka ng ano, ha? Kainis ko, kainis eh. Ay, yung parang, oh, dapat imbestigahan yan. Te, huli ka sa balita, ha? Nung pagkatapos ng viral, sumuko na agad yung police. Tapos, kinasuhan na kagad. Nakakulong na, meron na siyang mag-shot na ganyan, oo. Oh, gay on. Oh, tapos sabihin mo, oh, wala, kailangan investigahan. Ano to? Ay, namatay yung ano ko. Ay, sira na yung ano ko, laptop kong isa, oh. Wala na. Sira na. Kaya, wala tuloy tugtog. Kasi ikaw, eh. Ikaw, Kulamat ka, Kulamat. Oh, ito, next, after ni Kulamat. Ito. Gaite. Ayan o. Ay, grabe, nag-English si Kuya. It's quite perplexing that the retired administration uses all forms and surveillance such as CCTVs and other electronics devices, ordinary people, but when members of the police or military are directly involved, then it becomes tricky without the video. Nanay Sonia and Frank Gregorio would perhaps have been labeled again as nanlaban. Woo! Ang gagamit, Kuya naman. Wala namang gayon. Imbinto ha. Nag-imbinto ka naman. Nag-imbinto ka naman ng istorya. Istorya mo dyan ha. Oh, dali. At nak-nak. Nasira na natulo yan tong ano ko, anyari. Dali. Ay. Wala na tugtog. Joy La Madrid, salamat po. Luko to ah. Ayun na. Anyway, oh, yun na nga, sinabi nito ni ano, oh. Kasi ganito ho yan, okay? Bibigyan ko kayo ng context. Joy Lada Madrid, salamat po, ah. Bibigyan ko kayo ng context. Okay? Kasi, oh, tinanong, etong si Sinas. Ito yung meme ni Sinas, para alam ninyo. Ayan. Ay, mali. Ito pala, sorry. Ayan. Delikado ang pagkuha ng litrato at video ng mga krimen. Sinas. Ito ah. Ito yung quotation. If I may suggest, kung may mga ganong incident we just witnessed at saka huwag na tayo mag-interfere lalo na sa pag-arm or dangerous yung suspect. Hindi magandang idea ang pagkuha ng mga litrato at video sa mga kahaganapan ng krimen, pahayag ni Sinas. So parang, ang dating nito, pag binasa mo, actually nag-send sa akin ito, tinatanong niya, totoo ba na talagang pinagbabawal o ano? Kasi ganyan ang dating eh. Parang sinasabi ni Sinas, bawal mag-video ng mga kapulisan. Hindi yan na sinabi niya. Yan lang yung headline o meme. Pero pag tiningnan mo yung buong
article, eh, ng artikulo, ayan ha. Ang linaw niyan, ang context niyan, okay? Dahil alam naman natin na si Sinas eh Bisaya, siguro hindi niya ma-express lang ng diretso, okay? Ito ang sinabi niya, oh. Ito ha. Wait lang, wait lang. Ito yung keynote. I think nasa mga tao po yun sa mga witness na kumukuha ng video and photos. I will not advise because very tricky yun. Baka mamaya kumuha ka ng video tapos mapagbalingan ka. Ang sinasabi niya, ito. Next, kung yun lang ang quote mo, uy, parang alanganin yun, pinagbabawal ni Sinas. Pero ang sinasabi niya ay ito, may dagdag na hindi niya sinama dun sa headline. If civilians really want to take photos and videos, they have to make sure that they are far from the crime scene, Sinas said. Sa madaling salita, ang sinasabi, kung magbibideo kayo, mag-ingat kayo. Kasi baka mamaya, yung pulis na mainit na ulo niya, okay? E biglang pagbalingan ka, nakita kang nagbibideo, bariling ka din. Yun lang naman, concerned pa nga si Sinas eh. Walang problema kung magbideo ka, lumayo ka lang. Para bago ka tamaan, medyo makailag-ilag ka pa. Diba? Yun lang ang point ni Sinas doon. Hindi naman ibig sabihin, eh huwag ka nang kumuha ng video. Ang sinasabi lang, mag-ingat kayo. Di ba ang ano, simple-simple, hindi maintindihan. Tapos yung mga comment na ngayon ng mga meme. Syempre, ang ano naman, ang media ganito yan eh, di ba? May ganyan. Ngayon magtatanong sila sa mga tao, sa mga politiko, sa mga opisyal. O sabi ni Sinas, mag-ingat daw sa pagkuha ng video, kung maaari, wag na kumuha ng video. Ganyan ang tanong. Eh ito naman si tangang opisyal. Sasagot nang hindi niya bini-verify yung question. Maraming ganyang official natin, tatanga-tanga. Yung may magtatanong na media na yung pagka tanong ng media eh sablay. Pag tanong ng media eh misleading. Yung tanong ng media hindi kumpleto. Biglang ikaw, dahil official ka, tatanga-tanga ka, gusto mo lang umepal, sagot ka lang din. O yung sagot mo, mali. Bakit? Yung tanong, mali. Diba? Wala naman sinasabi si Sinas, o wag ka nang kumuha. Ang sinasabi lang ni Sinas, mag-ingat ka. Delikado yan. Siyempre, busit na yung pulis dyan. Mainit na ulo, nagdilim na paningin niya. Baka mamaya pati ikaw barilin. Oh, alinaw niya dyan, no? Sinasabi niya, if civilians really want to take photos, they have to make sure that they are far from the crime scene. Diba? Ay nako, grabe. Hina ng brainology ng iba, ha? O, ito pa. Ay nako. So, yun na nga yung sinabi ni Gaite. O, ito naman sinabi ni Jokno. Ayan, kakikialam din si Jokno. Bilang tatay, sobrang sakit. Ayan. Ito na yung mga gimmick na mga, alam mo na, yung dinadaan sa emotion. Bilang tatay, sobrang sakit na makita ang walang pusong pagpatay kanina. Kanila Sonia at Frank Regero. Bilang abogado, nakakagalit. Partner dapat namin ng police in working for justice. Instead, ganito ilan sa kanila ngayon. Abusado at marahas. Dahil si impunity ng pangako ng pamahalaan. Joke, no? Makinig kang abogado ka, ha? Ulitin ko, misleading na naman yan eh. Ulitin ko, ha? Paulit-ulit. Walang sinabi si Pangulong Duterte na magkakaroon sila ng impunity. Okay? Yung sinasabi mong impunity. Ha? Yan, eh, ginagamit lamang yan pag ginagawa mo na yung iyong duty bilang kapulisan. Okay? Yun yung impunity na sinasabi ni Pangulong Duterte na pag ikaw babariling ka na o bubunot na, so umaakma na yung isang kriminal na ikaw ay babarilin bilang pulis, unahan mo na. Yan yung sinabi ni Pangulong Duterte.
Wala siyang sinabing pag may inosyente na kumanta ng I don't care, barilin mo na. Walang sinabi si Pangulong Duterte na ganyan. Walang sinabi si Pangulong Duterte na pagka nabuisit kayo ha, pag meron kayong kaaway tungkol sa lupa, barilin nyo na. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganyan. Yung impunity na yon na sinasabi ni Pangulong Duterte, eh pag nagpe-perform ka ng duty. Ha? Kaya nga ito, ya, ito ha. Uulitin ko lang yung sinabi ni Pangulong Duterte. Para alam ninyo. Ayan. Ang akin dito, ulitin niya. Minura pala muna niya. You do it right, I'm with you. You do it wrong and there will be hell to pay. Ang akin lang dito, ulitin ko. Do your duty, enforce the law. Your action must be in accordance with the law. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Linawin natin yan, ha? Kayong mga nagtitwist na keso may impunity sinasabi si Pangulong Duterte, wala. Kayong nagbibigay ng mga kung ano-anong pahayag, puro kayo fake news. Fake news yung sinasabi ninyo na si Pangulong Duterte kinukonsinte ang mga kapulisan. Ang linaw ng sinabi ni Pangulong Duterte, do it in accordance with the law and he is with you. But datapwat subalit, you do it wrong, you and there will be hell to pay. Ha? Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte, ha, huwag kayong mga tatanga-tanga dyan. At yung mga mabilis na mamaniwala, na mga bugok, na mga pawok, na papahashtag-hashtag stop the killing, huwag naman puro ganda lang, te. At saka huwag naman puro kagapuhan lang ginagawa ninyo. Meron naman mga gwapong may utak, eh. Parang yung pinapatunayan na pagka maganda, walang otak. Pagka pogi, walang otak. Huwag ganun. Awa, paano naman kami? Paano naman? How are we? Paano? Nakakahiya tuloy. Jerry Tano, salamat po. Ulitin natin, ho, ah. Ito, linawin ko lang, ho. Marami, ho, ang nagsasabi itong mga makakaliwang grupo at mga oposisyon, sinasabi nila na keso si Pangulong Duterte ay kinukonsinte ang pulis. Hindi, ho. Mananagot ang sino mang kapulisan na lumabag sa batas at pumatay nang hindi naaayon sa batas. Yan no ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kayo ho mga pawok, makinig ho kayo. Huwag ho kayong tatanga-tanga na maniniwala lang basta-basta sa sinabi ng mga ilang propagandista at lalo na ho yung mga makakaliwang grupo na alam naman natin ang nais at alam naman natin ang kanilang intensyon. Wala nang iba kung hindi mapabagsak si Pangulong Duterte. Sila naman ho nagsasabi na niyan. So lahat ay gagawin nila, magpapakalat sila ng fake news para lang mapakalat ang mga maling paniniwala sa inyong mga pawok. Dahil kayo minsan tatanga-tanga lang. Ha? Parang awa nyo na, huwag kayong tatanga-tanga. Matuto kayo mag-research. Hindi yung, ay sabi ni Duterte, asan? Sige nga, magpakita ka nga sa akin na sabi ni Duterte na pumatay ng inosyenteng tao. Nasabi ni Duterte, pag may nakaaway kayo mga pulis, parilin nyo. Asan? Sige nga, oh. Pagbira kayo. At para naman ho sa kapulisan, PNP Chief Sinas, at saka yung mga namamahala ho sa mga PNP Academy, sana ho, ito'y medyo wake up call din, in a way. Okay? Wake up call din sa inyo ito na baka pwedeng gawan nyo ng mas malalim pang pag-iimbestiga sa mga kawani ng mga kapulisan o itong mga pulis natin, lalong-lalo na ho yung mga papasok ho. Hindi lang ho dahil gustong humawak ng baril o kaya gusto lang maging pulis dahil para astig, sigasiga. Siguraduhin ho natin. Kasi ho,
pag hinayaan nun natin at naging complacent po tayo na magpapasok lang ng mga kusino-sino sa kapulisan, buhay ang kapalit niyan. Make it a lesson sa atin. Matutuho tayo. Yun lamang po ang mensahe ko dito, lalo na sa mga, especially o dun sa mga, ano yung mga school ng mga kapulisan, maghigpit po tayo. Parang awa nyo na. Yun lang naman yun eh. Higpitan nun natin. At sana yung may mga ganitong kaso, okay? Ang tagal na palang may kaso nito eh. Dapat tinatanggalan na ng armas to noon pa. Sana nire-review na. Sana ako, sino man yung mga susunod na PNP chief, PNP chief Sina, sana po i-review nyo yung may mga kasog kapulisan. Pag alam nyo may kaso na medyo delicates na, paki-review ho. Baka naman, sabi nga, bikini man na pwede nyo tanggalan ng baril. Yun lang naman yun. Dito na tayo kay Sarate. Sarate, kala mo makakawala ka sa akin, ha?